sakit. Guys, welcome back to my channel. So it's me, your mom shit wings sa tanagi isang mommy ni Ion. At kung bago ka pa lang dito, just hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated. So ayun na nga, nalapit ko kayo ng konti. Ayan. So ayun, gusto ko magbigay ng aking reaction, opinion sa palabas or sa kanta ni Moira na Paubaya. So lyrics by lyrics tayo, guys. And then, punta tayo dun sa nilabas nila noong February 14, which is yung catalog or yung mga script nila Julia and ni Joshua. Ang tanong, scripted nga ba yun? Or talagang nagsilitan nila yun para sa closure nila dalawa? Anyways, we're just using a natural lightning and then that's so silly. Kailangan ko makita yung lyrics. Sobrang na LSS ako dito sa kantang ito. Diba? Diba? Wait lang. Yan. So, yung unang lyrics is saan nagsimula magbago ang lahat? Kailan nung ako ay di na naging sapat? But di mo sinabi nung aku ang kailangan pero di ang mahaba. So ayun, siguro sa relationship, guys, is minsan pag medyo comfortable na kayo sa isa't isa, nagkakaroon talaga ng changes kasi nagiging comfortable kayo, diba? So, minsan nati-take for granted na lang yung isa't isa. Kaya, ayun, siguro yung lyrics na to, ewan ko bakit ang sakit mo yun, pero totoo siya eh. Kasi, totoo siya kasi minsan talaga nagbabago. Tapos, kunyari, yung babae is nararamdaman niya na hindi na ganun ka-sweet yung guy, ganyan, kasi comfortable na yung guy. And then, nagbabago na rin yung girl. So, magugulat na lang yung guy na parang, ha? Hindi ko napansin. Hindi ko napansin na hindi mo na pala ako gusto. Hindi ko napansin na ganyan, ganyan. So, nangyari to sa akin before. Pero hindi ako. Ako yung guy. So, na-take for granted ko yung guy before. And then, siya yung nagbago. Siya yung, ay, alam mo yun. Parang naano na lang siya kasi medyo matagal na kami. So parang naano na lang siya na ayaw niya agad bitawan, ayaw niya agad i-break kasi sayang. Minsan kasi ganun, guys, eh, nanghihinayang tayo sa taon. Nanghihinayang tayo sa kasama natin sila. Tapos next is saan nagkulang aking pagmamahal. Kantahin ko na lang, no? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama, pero hanap mo siya. And yes, diba? So, dahil nga, minsan pag matagal na yung relationship niyong dalawa, syempre, ibari na meron na siyang ibang gusto, ganon. Pero kasama ka pa rin niya kasi nga, nag-hold pa siya doon sa memories niyo before. Siguro yun. Para sa akin lang to. Opinion ko lang to. Tapos, at kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilitin pa ang parang alam nyo, hindi ko mag-get yung point of view nito. Siguro, ano, siguro,
na-accept niya na na wala na yung taong mahal niya, wala na, kasi yun yung pinakamahirap sa breakup eh, or sa pag may nawala sa'yo. So, ang pinaka ang pinakamahirap dun, guys, is ano, yung acceptance. So, pag naiintindihan ko, kapag maghiwalay kayo, and then, hindi mo talaga kaya, hindi mo yung hihiwalayan. Pero dito, tinanggap niya na, di ba, parang, sa, para sa kanya, kasi ang true love, kung masaya siya, dun, kung saan siya masaya, susuportahan mo siya, kasi yan, mahal mo siya. Ganun kasimple, mas gusto mo siya maging masaya. Tapos, saan natigil ang pagiging totoo? Sa tuwing mababanggit na mahal mo ako, ba't di mo inamin na mayroong iba, ako ang kaya ka? Pero, ay, wala to dun sa scene nila, ano, no? Nila Joshua. At kung masaya sa sating niya. Ayun. So, dun sa version nila Joshua naman, is, ano siya? Parang ikakasal sila. Pero, umayaw si Julia. Guys, ito yung tumatak sa akin. Yung sinabi ni Julia doon na, sorry. Sorry. Sorry, Joshua. Sorry, Joshua, kung sumuko ako. Sorry kung, alam mo yon, parang sinabi niya kasi na, natakot kasi ako. Binigay ko sa iyo lahat hanggang sa naubos ako. So, boom. Boom. Bakit boom, guys? Kasi ang mapapalo ko sa inyo, huwag nyo ibigay lahat. Enjoy nyo yung relationship na meron kayo. Yun yung mali ko before, kaya napaka-toxic ko din. And napaka-toxic ng mga naging relationship ko. Kasi yung sa past ko, yung sa ex ko, sobrang toxic ko kasi umikot yung mundo ko sa kanya. For almost 5 years, gusto ko, kunyari, gusto ko pumunta ng isang lugar, or gusto ko mag-out of the country, or gusto kong kumain sa cafe na to, or sa restaurant na to, gusto ko kasama ko siya. Lagi siyang kasama sa lahat ng gusto ko. Gusto ko, kunyari, gusto kong pumunta ng Hong Kong, gusto ko siyang kasama, kasi gusto ko makabuo kami ng memories doon, gusto ko siyang, ganun eh. So, binigay ko naman sa kanya lahat, attention and pagmamahal, pero wala, hindi yun enough. So, ako ang ma-advise ko sa inyo, ibigay nyo lahat sa sarili nyo. Gusto nyo magbili ng damit para ganito, gusto nyo na magmukha kayong sexy, gusto nyo na mag-makeup, gawin nyo para sa sarili nyo, hindi para dahil para magandahan siya sa akin, alam nyo yun. So, ayun. Kasi, pag minahal natin yung sarili natin, nag-grow tayo. Pero, pagka minahal natin yung ibang tao ng sobra, minsan nasasakal na natin sila. To the point, naaayaw na rin sila. Ayun. Siguro, yun. Ganun na rin yung practice ko with Chris ngayon. Pero, naiintindihan ko kung medyo toxic kayo. Kasi, toxic din ako before. So, ganun na yung practice ko kay Chris ngayon. Although, minsan, nagagalit pa rin ako sa kanya. Kasi, wala siyang time. Dahil puro, pero siya naman, puro work and puro business yung inaatupan niya. So, ayun. Alam ng titi fam yan. Lagi niya ako sinusuhulan. Kaya nakompleto na natin lahat ng makeup kasi nga nasuhulan ako ng nasuhulan. Anyways, ayun. Siguro, yun yung mapapayo ko sa inyo. Napakaganda ng mensahe ng kantang to, Moira. Napakasakit. Pero, that's the reality, guys. Masakit, pero kailangan mong tanggapin. Pag nasaktan tayo, iiyak tayo, pero babangon tayo. Yun ang dapat ugaliin nyo. Ayoko yung ugali ng mga, sorry ah, ng mga kabataan ngayon. Heartbroken lang, maglalaslas ka, te. Yung totoo. Diba? Lagi nyo isipin na before nyo makilala yung tao na yun, mag-isa lang kayo kasama yung family. So, ako, nung time na yun, alam ko, 21 lang ako nung naghiwalay kami ng first na yan ng ex ko. So, ang hirap, tagal kong tinanggap ngayon kasi nangarap ako na siya na talaga yung makakasama ko, pero masaya naman ako ngayon. So, alam niyo yun,
Kaya okay lang umiyak at ma-heartbroken, pero tuloy pa rin ang laban. Ang laban ng buhay, and maniwala lang kayo kay God na meron nakalaan para sa inyo yung magtsatsaga sa inyo. Pero hindi porket may magtsatsaga sa inyo, hahayaan nyo na na lagi sila nagtsatsaga. Mag-adjust din kayo, guys. Okay? So, ala lang, I'm loving this season or series ng ginagawa kong vlog. Sana kayo rin nag-e-enjoy at may natututunan sa akin. And thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. And see you again on my next series or next vlog. So, comment kayo ng any topics and I'll answer it honestly based on experience or based on Google. Again, thank you and bye-bye.